sa MCC Seafood Silai City para maningwit ng tilapia. So, kasama ko dito sila Rika, si Renway, si Night Night. At masarap dito kasi very fresh yung hangin. So, samahan nyo kami at magkwentuhan tayo tungkol sa tilapia. Ang isdang tilapia ay hindi ito native sa ating bansa. Ito ay galing sa mga bansa sa Africa. Halimbawa nito ay ang maitim na tilapiang alat o Oreochromis mosambicus. Ang freshwater tilapia na Oreochromis niloticus o Nile tilapia. Base sa mga stone carvings na nadiskubre sa isang Egyptian tomb, ang bansang ito ay nag-aalaga na ng isdang tilapia sa Nile River 3,000 years ago. Tinawag din itong St. Peter's fish in reference to biblical passages about Jesus feeding of 5,000 people using two fish and five loaves of bread na baon ng isang bata. And tilapia were also most of the fish being catched and cooked by the disciples of Jesus in the Sea of Galilee or Lake Tiberius. Taong 1950, unang na-introduce sa bansa natin galing Thailand ang tilapia mosambica o saltwater tilapia, a dark-colored tilapia with then BFAR Chief Dr. Rafael Guerrero III. Then in 1972, na-import din natin yung tilapia nilotica or Oreochromis niloticus, followed by the blue tilapia, the Oreochromis aureus, the red tilapia, the Oreochromis zilai, at tapos pang ibang species of tilapia. Tilapia are oviparous fish. Well, there are three classifications of reproduction of tilapia: oviparous, viviparous, and ovoviviparous. Yung viviparous, the development of young nandoon sa loob through sa eggs, and then pag nahas na yung eggs sa loob ng sinapupunan ng isdang tilapia, ay lalabas dyan as fry or baby fish. Yung ovoviviparous naman, ay halimbawa nito yung shark, wherein yung reproduction, yung pag-develop ng isda doon sa loob ng sinapupunan ng shark ay hindi na dumaan sa itlog. So it becomes from fetus nagiging baby fish na, then lalabas yan as na maliliit na isda. Yung oviparous naman, kagaya ng tilapia, yung fertilization is outside the body of the female fish. So yung male fish, gagawa yan ng nest or pit doon sa putikan sa ilalim ng tubig, and then maghanap siya ng female ready to spawn. And then merong short courtship, and then merong kunting romantic moment sila doon. At until such time na this will stimulate the female magpalabas ng itlog, and also the male fish na magpalabas ng kanyang milk, o kung sa lalaking tao, that is sperm. So sabayan pagpalabas nilang dalawa, and then the male fish will mix the egg and the milk by using yung sa kanyang tail fin. Papaypayan niya yan until sa time na mag-fertilize na yung itlog, and then kukunin niya ng babaeng isda sa kanyang bibig, where it incubates the egg for 6 to 10 days. And during that time, yung egg nag-develop na yan into a baby fish. So as time comes, as
i-release niya yan sa tubig para makakain ng mga planktons dyan at maliliit na mga organisms doon sa tubig. And they will let go kung malalaki na kung kaya na ng mag mamuhay ng sarili. Tilapia is a hardy fish. Ibig sabihin yan, hindi siya basta-basta nang matay sa mga tubig na matataas yung ammonia or mga maduduming tubig, no? As compared to other fish like yung bangus. Madaling mamatay yan kung yung tubig, lalong-lalo na, nakukunti yung oxygen level. Madali din alagaan itong isdang tilapia. Pwede mo siyang ilagay sa tangke o sa maliit na fish pond, even sa aquarium. Gusto mo paramihan doon sa fish pond. No? Yung tilapia ay umabot ng 200 grams in 3 to 4 months at 700 grams in 8 to 9 months. Ang tilapia ay pwede ng mga anak sa loob ng 3 at hanggang 4 na buwan. So it is easy to propagate. But sometimes it is a problem sa mga nag-aalaga ng tilapia sa for commercial purposes dahil dahil dito dumadami sila, sumisikip yung area, they compete with food and oxygen. So ang labas hindi sila lalaki. So in modern culture technique, meron pamamaraan yan kung paano alagaan sila na hindi sila dadami. Ang tilapia ay omnivorous fish. Anong ibig sabihin yan? There are three classifications of tilapia according to their feeding habit. Number one is the herbivores. Number two is the carnivores. And number three is omnivores. Yung herbivores, yung kumakain lang ng mga lumot, mga plankton. While yung carnivores, yung kumakain ng laman or other species of fish or mga insects doon sa tubig. Ang omnivores ay yung kumakain ng both plants and animal feed. You know, there are varieties of feed ang kinakain ng tilapia, rice bran, azolla, kangkong, mga fish meal, feeds, at marami pang iba. So you can give anything to this fish, but well, as the saying goes, no, the fish, what the fish eat is what these fish are, no? Kung anong binigay mo sa kanya, yun ang isda, yun ang klase ng isda. So if you want a nutritious kind of tilapia, you have to give them a nutritious food. If you want tilapia to taste like poop, then you give it some poop. So it depends on how you rear this kind of fish. Ayon sa United States Development Department of Agriculture, ang 100 gram na lutong laman ng tilapia ay nagtatagal ito ng sumusunod ng mga nutrients. Saturated fat is only 4%. Cholesterol is 19%. Sodium is 2%. Potassium is 10%. Good news dito dahil ang protein content niya is 52%. Vitamin D is 37%, calcium is 1%, iron is 3%, magnesium 8%, and cobalamin 31%. Well, sabi ng iba, mas mabuti para kumain ng bacon kaysa sa tilapia. Well, kain ka ng kain ng bacon dyan. Iwan ko sa iyo kung mas mahaba pa yung buhay mo sa kumakain ng tilapia dahil ang bacon is saturated fat. Is around 70%. Yung cholesterol level is 36%. Yung tilapia is only 19%. Just saturated fat is only 4%. Well, the protein content is 74%. So I don't think so that bacon is much better nutritionally as compared to tilapia.
based also in US Food and Drug Administration. Sinasabi dito na yung tilapia when farms rear tilapia in good conditions, the fish are safe to eat. US Food and Drug Administration lists tilapia as one of the best choice for pregnant or breastfeeding women and children over the ages of 2 years old. This is due to low mercury and contaminant content. This was July 17, 2018, article of US FDA. So tilapia contains less mercury, no? Compared to other fish like tuna and big marine fishes, no? Kasi most of them were confined in a safe facilities, safe culture area. Tilapia contains both omega-3 and omega-6 fatty acids, in which both types of fats are very essential to a healthy human body. Though omega-6 fats is higher than its omega-3 fats, this does not mean that tilapia is bad for human consumption. Alternate consumption of fish high in omega-3 and omega-6 is recommended. So iba, sinasabi nila, masamang kainin daw ang tilapia dahil mataas yung omega-6 content. Well, you must understand that this, dapat to have a healthy diet, you need both omega-3 and omega-6 fatty acids. What you need to do is to regulate the amount of consumption of these fatty acids. Pag kumain ka ng tilapia, the next day kain ka ng ibang klase ng isda, no? Because omega-3 can be the main source of omega-3 is yung mga isda lamang. So para hindi ka para hindi masana yung appetite mo sa isang klase ng isda, then you have to eat a variety of fish. Simple as that. So tilapia is a good fish God gave us. That's a fact. To eat or not to eat tilapia is your choice. No? Kung gusto mong tilapia, din kumain ka. Kung hindi, din huwag. Pero kami, kakain kami ng tilapia dahil masarap itong ulamin. Okay? So tapos nating mamingwit, kami ay mananghalian. Pinaluto namin yung aming nahuling mga tilapia. Mga 2 kilo yon, yung iba dadali namin pa uwi. Ito yung kanilang restaurant. So ito yung kanilang restaurant. Nabili. Hindi ako nakakabala. To see if it's here. So ito na yung pinaluto naming tilapia na nabingwit namin sa plastic. Then, ano pa? Sinigang. Anong sinigang yan? Mangis. At ang hindi. So, dumadating pang iba. Meron ding talaba. Shrimp, talaba. Shrimp, pasaya, tamba, oyster. Ay, half-half ganito nito. Tatlo din. Tatlo dito sa pika. Ako lang may butang lahat sa plato. Okay. Yep.
Wala ka mong rice? Ne? Sarap. Amulan na rice. Amulan na rice, Rick. Oh. She paki-distribute. Aria. Okay, night-night. Silang gaya na siya rice. Ako, dua. Masaya gusto Chucky. Chucky. Kaya. Ito. That's it. Gusto ang ako oh, dami. Ikat ka. Init? Magluto? Oo. Namit na?
hope nagustuhan yung aming video ngayon. Thanks for watching. See you.